ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan. At ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Kaawaan mo kaming nagsusumamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas na matinding init ng sikat ng araw at sa desyerto. Sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sebene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat
inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung meron mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay, ako't buhay, nabubuhay na sinumang. Ako'y pinananaligan, at di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa, at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niya ang Diyos ang kanyang ama, at siya'y gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita ng ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng ama. At manggigilalas kayo kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay
Gayun din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. At hindi magpaparangal sa anak ay hindi magpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, at maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang umatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyong itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat na masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa na sarili ko lamang. Humatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin, maganda ho nating madugtong po ito mula ho sa kwento ho ng Ebanghelyo ho kahapon. Si Jesus ay nagpagaling ng isang taong may sakit na 38 years na ho may sakit. At ang sabi niya ho doon sa taong may sakit, kunin mo ang iyong tumayo ka, kunin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Nakita siya namang Hudyo at sabi sa kanya, bakit mo dala yung higaan mo? Araw ng pamamahinga ngayon. Di pwede yan, bawal yan. Ang sagot ng lalaki, sinabi nung nagpagaling sa akin na tumayo ako, bitbitin kong higaan ko at umuwi na ako. Ang una nilang pinansin, nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Hindi nila pinansin na may gumaling. Ngayon, sa ating Ebanghelyo, nagpapahayag ngayon si Jesus sa kanila. At ano ang naging balakid nila para makinig kay Jesus? Magandang mapansin ho na meron tayong tinatawag na balakid sa pakikinig. Ang tawag ho natin doon ay response rehearsal. At ano po yung response rehearsal? Yun po yung may kausap ka, pero sa isip mo, iniisip mo na ano ang isasagot mo. Response rehearsal. Ito na po yung naging balakid ng mga Hudyo para makinig kay Jesus. Iniisip na nila anong isasagot kay Jesus. Ano yung maling sasabihin niya? Hindi nila pinapakinggan ang buong sinasabi ni Jesus. Kaya nga ang sabi, nagagalit sila ngayon at gusto nilang ipapatay si Jesus. Bakit? Kasi sabi nila, nagpagaling na nga siya sa araw ng pamamahinga, ngayon, pinapantay niya ngayon ang sarili niya sa Diyos. Kasi sinasabi niya ang anak siya ng Diyos. Pero para sa atin ho, bilang mga Kristiyano, minsan, nahuhulog din tayo sa ganitong balakid sa pakikinig. Response rehearsal. Iniisip agad natin, ay alam ko na yan, wala nang bagay, ilang beses ko na naririnig yung kwentong yan.
Pero kung hindi natin bubuksan talaga ang tenga natin para makinig, hindi natin bubuksan ang tenga para maunawaan ang salita ng Diyos, at ang pinipili lang natin, yung gusto lang natin pakinggan, hindi talaga natin nahuhuli at nakikita ang kabuuang litrato na inaalok sa atin ng Diyos. Hindi natin napapansin ang kabuuang litrato na kung saan tayo ay inaalok nang makita natin at tayo ay manampalataya. Kaya ho maganda sa ating ebanghelyo at tayo rin po bilang mga Kristiyano ay muling mapansin ang halaga ng pakikinig. Tayo mga Kristiyano ay nakikinig sa kanyang salita at hinahayaan natin ang salita ng Diyos ang humubog po sa ating buhay. Salita ng Diyos ang binabalikan. Salita ng Diyos ang pinag-uugatan ng ating buhay at ating pananampalataya. Kasi kung hindi sa salita ng Diyos, madali tayong maanod ng kahit anong-anong mang idealismo o paniniwala na akala naman natin tama. Pero yun pala, sugar-coated lies pala. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng grounding in faith. Na kahit ano man ang marinig natin, kaya nating malaman ano ang tama at ang mali. Kaya nating ma-distinguish ano yung nagbibigay buhay na salita. Ano yung magdadala sa akin sa buhay ng pananampalataya o mag-aakay sa akin sa kamatayan ng pagkawalang bahala. Nagsisimula ito kung ang buhay natin ay nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya nga ho, ang salita ng Diyos ayon sa pagpapahayag ni Jesus sa Ebanghelyo, ang sino mang nakikinig ay magkakaroon ng buhay. Ang sino mang nakikinig sa salita ng Diyos ay magkakaroon ng buhay. At ang taong ayaw makinig, pinipili niya ay ang kamatayan para sa kanya. Sapagkat ang salita ng Diyos ho ang pinagmumulan ng ating buhay. Ang salita ng Diyos ang ating ugat kung saan nagmumula ang buhay. Kaya magandang paalala sa atin ito sa panahong ito ng Kwaresma. Bumabalik ba tayo sa salita ng Diyos? At sana yung ating mga gagawin na mga tila'y mga panata at tradisyon na ginagawa natin tuwing mga mahal na araw at itong mga panahon ng Kwaresma, sana mas balikan natin ang ugat ng lahat, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbukal ng ating buhay at pamumuhay. Ang salita ng Diyos na pinag-uugatan ng ating buhay. Kasi ang taong nananampalataya kay Jesus, nakaugat sa salita ng Diyos ang buhay niya. Yun ang pinakikinggan niya. Yun ang sinusunod niya. Hindi kung ano-anong salita, hindi kung ano-anong boses, ang salita ng Diyos ang kanyang pinakikinggan. Kaya maganda ho itong hamon sa atin bilang Kristiyano na magbalik sa salita ng Diyos. Bumalik tayo kay Jesus. Bumalik sa kanyang salita. Bumalik sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At kasama din ho doon, kung gusto nating bumalik sa kanyang salita, kailangan din nating maglaan ng oras para doon. Paglalaan natin ng oras sa salita ng Diyos, kinugusto, pinipili, ninanais. Ninanais na makinig. Ninanais nating baguhin ang ating buhay. Ninanais natin na akayin tayo ng Diyos sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inilalapit natin
ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa kanyang kalooban. Ang ating itutugon, Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atinawang kaliguran ng kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat na nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atinawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay ministers na ang katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tunggon. Sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinunggo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag. Dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tunggon. Sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inaapi at mga sinisiin ay hahanguin.
sa mga hilahin. Ipapayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang tamang pagsusuot ng face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.